first few weeks na nakikita natin ng NXP, they're going for 2 cores, 3 assassins. Ngayon, parang ang ginagawa, let's pick heroes that can set up the assassination capability ni H2 pagdating sa late game, which is nandyan yung Lapu-Lapu, nandyan yung Thams, you also have the Forza, nandyan rin pang setup. Meanwhile, for Echo, ito yung team comp na dapat synchronize yung layering ng skills ninyo, the Kagura Ultimate, yung I'm Offended, lahat ng setups. So therefore, conclude, mukhang magiging ma-action yung laban na to eh. Magiging ma-action indeed. And kung napapansin mo ha, TDZ, correct me if I'm wrong, pero isa sa mga nangyari dito was sinubukan ni Yawi invade yung red yung orange buff na meron dito si Hades, pero si Hades hindi sinimulan agad. Nandun na siya sa brush na may gilid, inaantay niya dumating si Yawi. Oh. Tapos tsaka nila in-initiate. Finake niya talaga. Ito isa yun sa mga magandang ways ka, lalo kapag highly contested o tagang sobrang importante sa'yo yung mga buffs, is magtago ka muna since alam mo na mayroong paparating na mag-i-invade sa inyo. Pero look at the position of NXP here. Talagang ayaw nilang pakawalan yung mga buffs dito against Hades. Parehas na parehas eh, no? Oh! Oy! Nanakaw pa nga! H2O ni Yawi, hindi pinagbibigyan si Hades makakuha ng purple. To the point na si Yawi yung pinag-front nila, para si Yawi yung mukha talagang mag-stop. Oh, pero hindi na napansin si H2O nandun, may daladalang retribution at kayang-kayang mag-knockout. At na-extend yung purple ni H2 to the point na susugudin niya pa nga ata si Rafflesia. Si Hades yung nagtanim, iba yung umani. Mm-hmm. And ibig sabihin lang nun, nauna sila, di ba, ngayon? Uy! Going back to my point, nauna yung pag-claim ng orange buff ni Hades kesa dun sa purple. So for this certain fight, automatic wala na yung orange buff. So yung damage output ngayon ni Hades, nabawasan pa. Bitin, at mukhang libreng turtle to para sa NXPE. Early 700 gold advantage for NXPE para sa 2 minutes. Good rotations coming out of the team. Nawiwin dang ngayon yung Echo because of that steal. And how can they reset? If you're Hades right now, how can you reset? Sa akin, kailangan lang taga nila makakuha agad ng power spike at ng kills. Kasi going for a Roger, siya yung marksman heroes na kailangan mo talaga mag-power spike early. Yung level ng strength niya sa mid-game to late-game, is talagang unti-unting bumababa, nagdi-diminish. Yeah. So kapag nakakuha sa'yo ng kill sa Echo, mas mabilis makakuha ng items. Siguro kahit isang wind talker lang para kay Hades should be enough. Kaso naging problema is NXPE, makunat din sila. At lagi nandun si Yawi every engagement. So tingin ko, Hades, Aaron Cutie, or at least Rafflesia plus Hades, kailangan nila makakuha ng pick-up parang ganyan. Oh, pinasa ngayon kay Aaron Cutie, pero yung Vengeance! Grabe talaga yung Vengeance Quadrant. Vengeance Quadrant Inferno, pinatagal yung buhay niya. Habang nangyayari yun, ay pati si Benny Cutie ay tumagilid sa baba. Yelis and Renny J. With the teamwork, NXP, na ibawi nila yung pick-off na yun, may kasama pang gold sa baba. Wow! And 2 games na to na nahahold ng NXPE si Benny Cutie sa pag-explode niya, pagkuha niya ng momentum niya as a good laner. Kanina pa siya na-check ng mga players ng NXPE. And if you're in Echo Philippines, you would know na isa yan sa mga main win conditions nyo na maging komportable si Benny Cutie. At komportable din si Yawi sa kanya pagpasok. Ito na yung hingang overturn na meron si Aaron Cutie, but H2O is here to the rescue. Nandito na rin si Hades, inactivate na magiging wolf at nandun yung pounce. Masyado makunat si Yawi, nintay niya. One more hit. And Yawi buying enough time for NXPE. Mawawala siya dito. And syempre kung ikaw ang Echo, kukunin mo na lang lahat ng mga pwedeng kunin. Resource battle ang habol natin dito for this series. Kung mapapansin nyo, kahit nga yung paggamit ng retribution eh, doon mo na lang gagamitin sa may kabila kasi alam mo na delay na yung kalaban sa pagkuha. And it's all about map control from here on out. Mm-hmm. Kung papansin ninyo kung paano nila ginagamit yung mga brushes to their advantage. Kahit nga si LA's ngayon, okay, napapaulan. It's all about the resource. Tignan natin yung red trees this time. This is the turtle fight. Marireset. May sipa na magagawa this time. Pasok si Renny J. Balado ngayon si Cartese. Renny J and H2 with a combo! Naku po, sinareflesya ay naiwan at pulado na agad.
H2O, hindi pa ako tapos. Gusto ko pa, joke lang. NXPE, taking heroes after heroes. At may kasama pang turtle. Ayun na nga yung sinasabi, it's the real. Battle for these two teams. Yep, grabe talaga yung ano, yung si H dito. Alam niya kung sino ipaprioritize at alam niya kung kailan siya papasok at kung kailan siya magiging defensive. So again, with that choke point, choke area sa side ng Echo Philippines, sa punish sila kaagad doon. And akala ko nga papasok pa si H2, pero nakita natin yung discipline sa batang to na talagang hindi niya kailangan mag-overextend. Sobrang kabisado niya yung Tempest of Blades at si James kabisado din ngayon. Yung kanyang magpasok, may vengeance na naman siya. Napakatagal, nililima. Yung it isang stocks nililima, Butters. At habang nangyayari yun lahat, nakuha pa sila ng Torre doon sa may top lane. So that means, Echo, yes, maganda nakakuha kayo ng isang pitas. Pero ang problema naman doon is masyado yung bang ginagive up yung map control just to secure a kill. And bukod doon sa nanawawala yung mapa nila, yung resources nila na ibinubuo sa isang hero. And that's just a TAMS. Parang yun yung nagiging sagot yun? Nila eh. Oo, grabe, man. Yung combo ng Vengeance at saka oy, Festival of Blood, ibang klase. Tingnan natin kung makakagawa na play yung Echo dito. Nagkakasabugan ng mga mukha dahil doon sa Yin Yang Overturn. Habang nandun si Yelly Haze na nagpapasabog ng kanyang Feather Airstrike sa gilid. Yawi, nag-aabang na din. Echo will still get to. At kukunin mo na lang lahat ng mga dapat mong kunin. At nag-tiktok na si Intersection. Intersection. Parang galit na si Raflesha, but then again, I still believe that NXP has control right now, Butters and TDZ. Talaga na, well, nasa kanila yung control ngayon. And look at the items here. Si Farsa, si Yelly Haze, malapit niyo makuha yung kanyang lightning truncheon. At 7-minute mark, ganyan kabilis ang pag-itemize dito ng NXPE. I think that's a purify na ginamit dito para makancel yung Way of the Dragon. Yeah. Napakagandang choice. Kasi kapag nahuli siyang Way of the Dragon at nag-respond kaagad yung Echo, and also wala rin silang information, so that's a very safe pick. Yeah. Mabalik tayo sa sinabi ni Butters, parang lumilikot na si Intersection this time, na parang nagising na si Raflesha. Teka, tumatagilid tayo. Masyadong tumataas yung power spike ng NXPE and is doing great din sa kanyang mga sipa. Ilang ganun pa ba yung pwede natin makita coming out of Raflesha? Okay lang na makakuha pa siya isa o dalawa basta nakatutok kay H2. Kaso siya yung tinutukan. Raflesha is down and there you go. Yawi with the recall. Renegade. Kapi ni Benny, ha? Makati si Benny. Pag 1-1 kay ano, kay Lapa. Lapo. Pero nag-aabang ang NXP. Look at this. Libre na naman yung turtle na nakuha ni Lord ata yun eh. Oo. Oh, Lord. Lord na. Lord. Pero hindi, turtle. Hindi, turtle pa. Easy lang. Pero, alam nyo, nakikita ko nga dito, yes, masakit si Benny. Oh, no. Kaso kasi ay, naku. Oh, no. Yelly Haze, nakaabang sa pag-flank ni Hades. Sabi ni Yelly Haze, where are you going? Clap, clap, clap. Habang si Benny Cutie, ay, naku, napapaligiran na NXP. Nadamay pa, oh. Wrecking havoc right now, slowly but surely, owning Echo. Basag pa yung baba, Feather Destroy coming in from Yelly Haze. Ibang klaseng dominance ang pinapakita ngayon ng NXP EVOS. Malinis na gameplay ang pinapakita nila ngayon, Manjin. Without a doubt, this is one of the cleanest performances na makikita mo for the early game na meron ng NXPE. But, yung Echo dito, may chance pa silang baligtarin rin to. It's not over till it's over. Yeah, kasi it's clear na sobrang lamang ngayon ng NXPE. Yung mga pitas na nagagawa nila, but like what you've said, Butters, there's still the comeback potential. Yelly Haze right now on the assist, 1,800. But man, kung ako yung Echo ha, TDZ, hindi ko alam kung mag-agree ka, parang ang hirap makabalik sa sitwasyon. Oy! Okay, may sipa na mag-agawa! Intersection! Okay, isa. That's one. Pero mo, nag-aanap pa yata sila. Si Raflesha ang kailangan makakuha dito ng Jeet Kune Do. Okay, nag-aanap siya. Meron na naman pangalawa. Alright! Pangalawa sipa para kay Raflesha. Monster kill na pala dito si Aaron Cutie. Hindi pa siya
na dadali, magkakaiwala niya ng NXPE. James, ngayon, tinatangi lahat. Vengeance na naman. Habang pasok dito si H2, may target niya si Raflesia. Raflesia tumatakbo. H2 with the kill. Hindi pa rin sapat ang kalakasan ng Echo. Eto pa rin si H2. Wala silang panghuli. At nandun si Renny J sa gilid. Renny J. Whoa, 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 whoa. Very cutie takbo. Yung sides ay hindi aabot. Umabot pala. And there you have it. Oh! H2. Shaking and baking si Aaron Cutie. Aaron Cutie. Nako, wala na dito si H2. Pero nako, si Hades ay magpa-pounce pa rin. Dalawang mapapounce niya. Pounce, 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 pounce. Pero hindi enough. Pounce, pounce. Patay na Renny J. At kaya with the big 3. Big 3 dun sa baba ay buhay na buhay pa rin para sa NXPE. At nakikita mo na eh. Sabi nung Echo dun, gusto lang naman namin umuwi. Hinaangan sila ng tatlong tao. Hindi pinatakas, bro. Hindi pinatakas. Tapos, yung nangyari sa laban na yon, Manjin, nauna muna yung Ruby Ulti Test Flieger. Nagkagulo kaya na. Kaya nahuli si ano. Kaya na. Uli si Yahweh bigla. Tapos, nung sumipa na bigla doon si ano, Raplesia, si Intersection, oras na para si NXP na lumaban. Kaya si H2 ang tapang na eh. Man, ang tapang na nila. Masasabi ko lang, ang dami pa rin binubuhos kay James. Hindi ako makapaniwala dito sa build. May War Axe pa. Ang bilis nung Thumbs. Tama ba, TDC? Cap, sobrang bilis niya. Plus, meron pa siyang brute force breastplate and also helmet na talagang pag lumapit ka sa area ni James, hindi lang yung sunog sa passive niya yung manilisip mo. Mm-hmm. Meron ka pa magical damage dun sa may cursed helmet. At isang factor pa dun na siya kasi yung lagi yung nag-absorb ng damage eh. Oo. Para siyang foreman yung nagalaw yung sa side ng NXPE. Almost the same sa first few games series ng Echo Philippines. Apat yung magkakasama din, isang merong isang magpipick off. Gusto ko lang talaga maiba dito. We're talking about H2 sa kanyang lane. Pero man, I think Butters, ang kailangan iban dapat ng Echo kanina ay yung thumbs ni James. Oo. Kanina pa natin nakikita na akala ko lumalamang ang Echo, but it was James catching every single damage na nilalabas ng Echo. Ay, sad yung skills niya. Masakit talaga yung skills. Ito na naman yung sipa para kay Raflesia. Nandun din si Renny J contra Inferno. Godlike na si Aaron. Tignan natin kung kaya niya pa rin ituloy ito. At na ngayon, nasa gitna si Raflesia ng apat. Ito yung tusok ni H2. Mega kill para kay Renny J. At tuloy-tuloy pa rin ang paghiwa ni Bomba. At ayun, siya yung sumabog. Legendary para kay Aaron. It's still NXPE. Mission accomplished. Basag yung tower sa top, sa bot. Depensang malupit para sa Echo. H2SOC. H2SOC. Literal na pinagtutusok lahat ng mga members ng side ng Echo. Mm-hmm. And grabe yung grabe yung paggamit ng resources eh. Kasi kung papansin mo, gaw ka daming skills ang kailangan mong ibato para ipatumba si James. Almost lahat eh. Halos lahat. Halos lahat. Tignan mo yung pera ni James. Kalibel niya yung pera nung carry niya. 9K. Wow. Good day, manager. Good day, manager. Talagang, good day talaga. Mabilis ang transition din kasi. Well, kahit hindi siya nakakuha ng kills, yung sa assist, malaking bagay din yun. Especially kay James. Pati isipin mo ha, coming from a fighter slash nagiging tanker na rin siya with the vengeance eh. Unti lang din yung mga items na kailangan ng kontrahin. More on defensive items, more on physical damage kasi iis lang yung magic damage output ng Echo Philippines. So, mas madali, mas magiging confident ang NXPE sa pag-siege nila, sa pag-clash nila every single time. Uy! And kailangan na lang ng NXPE dito ay disiplina. Eh no, hindi nila matarget si James. So, free target na kay James yun. Rap po, rap. Pero, Gene, may napansin ako doon sa items ni James. Hmm. Gamit niya dito yung War Axe Cursed Helmet combination. Yung War Axe nga. Oo nga. Kasi, tatandaan nyo guys, yung War Axe, binibigyan kanya ng movement speed, ng added movement speed and extra benefits pa kapag katuloy-tuloy yung damage output mo sa kalaban. Ang ginagawa ng Cursed Helmet is binabawasan niya yung mga nasa paligid mo kahit hindi ka umaatake. So as long as meron kang kalaban dun sa may area, hindi mo mababa ng 8 stacks.
yung War Axe. Kasi ano yun eh, never ending yun eh. Kapag umabot ng ano ng 8 stacks yun, pag nag-apply ka ulit, hindi siya nag-reset, lalo siyang dumediretso ng dumediretso. So, oh. Lagi mabilis si James. Lagi siyang mabilis pag pag tinatanggal niya rin yung sights. Oh! Ito yung kanilang target. May sipa dito kay Raplesia. Napakaganda TikTok movements. Pero si Renny J. Boy pa rin. Kalahati ang kanya buhay. At ayan na nga, nagalit na. Yowie, unstoppable force. Sipa na naman. I'm offended set na para kay Kurt Easy. Just to save the day. Walang mapapatumba. Echo, re-respetuin muna nila ang NXP. NXP, trying to freeze the lane right now, Butters and Tads. And this is a bad spot para sa side ng Echo. Papansinin mo, Hades, hindi na siya nakahawak ng buff ever since then. Oh my God. Kailangan nila dito ng isang miracle retry. Oh my Pareho God. Naman sila level 15 at least. Stage 2. Magkakaretrihan nga pa. Si Kurt Easy ngayon ang pinapanatan. Cutrend Inferno para kay James. Wow! Pasok na si H2. At mukhang ito na nga ang katapusan. H2 so coming in. Hades napatumba at mukhang itutuloy pa nila. Hear us roar. Recall. Tipi. Renny J and James. Renny James. Tumambay na. Sa base ng Echo, ganito na confident ang NXP. There is form. Ang daming naiisip na mga bago, Manjin. And as you can see, they are knocking on the doors of the base dito ng Echo. And yun na yung last throw, Manjin. Baka NXP ito getting another 2-0 para sa week 3 ng MPL Season 8. 3 straight wins for NXP Evils. Kung gaano kalamig yung start nung kanilang MPL, This time around, naglalagablab at eto na, there you go. Dito si Benny Cutie. Si Benny Cutie, the bestie pick. At ayun na nga, yawi, ladies and gentlemen, para sa kanyang sa kanyang mga signature na poses after the game. Wow, NXPE, ang pagbawi. Napakalupit eh. Man, from 0-2s to 1-2, ngayon, 6 straight points na nakuha ng NXPE. The ones who win itong mga series na ganito or the ones who actually make it far sa ating mga sa tournament at lumalagpas na papuntang playoffs are not the teams na talagang innately strong from the start. Yung mga nakikita natin usually at the top, yun yung mga team na dumaan sa paghihirap kahit papano, pero in-adjust nila yung sarili nila accordingly. And I think NXP Evos, they're going that route. Tignan na lang natin hanggang kailan. Hindi pa rin ako makamove on dito sa Tams pick na talaga to. I think, yes, stellar performance from H2, from Renny J, and from everyone. But I think, kung ililista mo lahat ng factors, it was James for me. It was them pummeling James ang lima. Yeah. Lima lagi at ang tagal mapatumba. Pati ang dami rin kasi kasing ina-absorb na damage eh. Well, kung bukod dun sa basic attacks, yung mga skills, at also mga ultimates, kapag binibilang niya yung mga ultimates, yung mga skills na nire-release sa kanya para i-take down siya, then nire-release niya yung information sa allies niya. And that's the reason why kung bakit sobrang confident ni H na pumapasok siya every single time. And the way that they are able to itemize, yung fact nga sinabi mo kanina na yung War Axe plus the Cursed Helmet combination, sobrang bilis niyang habulin. Pati ang hirap niya pampatayin, plus the lifesteal combination, plus the vengeance. So, parang siya yung nagiging fighter tank, nagiging frontliner taga ng NXP. Parang tank na nga siya kung iisipin. Oo, parang ganoon na nga eh. Tapos kasi ng lifesteal eh. Tankter. And it gives, ano kasi, tankter. Sige, tuloy mo. Dito mo makikita na si Yowie, yung playstyle niya, may nagbago eh. Diba usually kapag ikaw yung Johan, frontline,